Hey, what's up? This is your Mommy Jess and welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for today's video, sobrang special ang araw na to. Kasi magluluto ako. Kasi maraming mga taong nagsasabi na puro processed food daw yung niluluto. Kaya, puro mga eksenang pagkain na hindi daw healthy. So, para lang malaman nyo, nagluluto din po ako. Marunong din po ako magluto. At hindi nyo lang nakikita at hindi nyo lang alam. Marunong po ako. So, ayan. Tangan. Galing ako sa labas. So, namili ako. Ayan. Yum. Yum daw agad. Oh. Yum. So, ayan. Namili ako sa baba. Kasi, ipagluluto ko siya ng sinigang na... Bagong! Ang cute reaction niya. Kasi nga, favorite niya yun. So, ipagluluto ko siya at namili na ako ng mga kailangan ko kasi hindi naman din ganun pa-kumpleto dito sa bahay. So, ayan. Nauna na agad niyang kunin yung Chucky. Kasi favorite niya nga yan. Naubos na yung stock. Wala pa kaming 1 week. Ubus na agad yung dalawang box ng Chucky dahil favorite niya nga. Ito, konti lang pinamili ko. Sobrang yung mga sinasabi niyo, gulay. Meron naman eh, nagluluto naman, hindi niyo lang alam kung paano yan pakainin ng papa ko. Which is, siya yung nakatulong sa akin na mag-alala sa paglaki ni Yas. So, ayan, mahilig si Yas sa isda at baboy. Mamaya na natin pagtsikahan yan. Aayusin ko muna at magpapakulo pa ako ng tubig. At aayusin ko muna itong mga pinamili ko na yan. Okay? So, I'll be right back. So, ayun na nga, wala siyang teeth. Normal lang yan, anak. So, ayun, nagpapakulo na ako. Mag-start na ako magpakulo with the baboy. So, hindi. Baboy! Yan, pakulo-kulo muna tayo. Yep! Tapos, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng, kala mo, professional eh, no? Hindi pa ako marunong, hindi ako pro para sa pagluluto. At kung may mali po kayo makikita, bahala na po kayo. Turuan nyo na lang po ako. So, ayan, luto tayo ng sinigang na baboy! So, ayan, hindi kompleto. Kasi kulang-kulang sa pinagbilang ko. So, pinilit ko pa din kasi gusto ko nga ma-achieve. Gusto ko mag-malutuan si Yaya. So, meron tayo kamatis, sibuyas, okra, at kangkong. Kangkong! So, ang dami ng kangkong, kaya itatabi ko yung iba kasi dalawa lang naman kami ni Yaya. So, yung ibang hindi naman din ako. Tabi na lang natin para safe. So, eto nga, uunahin natin, hihiwain natin ang...
nag-aantay na chikiting. Anak, paano namang mawawala si mami? Ayan, shoutout nga pala. Ayan, ang Asian lashes. Yan, yung mga kumikinang-kinang kong mata. So, sobrang cute. Sobrang alam mo naman, pag girly thing, kapag alam mo naman, pag mami, hindi ka pa rin dapat nagpapabaya sa itsura mo or sa sarili mo. Dapat may time ka din na mag-me time. So, ayan, may kita nyo dito sa vlog ko na to na nag-pamper time ako. Pero, syempre, hindi tayo madalas dapat na ganun. So, dapat meron ka ding time para sa work na ma-manage mo ng maayos yung time management mo. At, syempre, hindi mo dapat pabayaan ang paligid mo. Dapat palagi malinis pa din kung nasan ka, ganun. Tapos yung baby mo. So, ayun, trabaho muna ako habang inaantay kong kumulo yung niluluto ko. At kakain na kami maya-maya dahil excited na nga siyang kumain ng sinigang ni mami. Work muna ako sandali. Check ko lang yung mga mails kasi baka mamaya may another blessing! So, ayun, wait lang. Work lang ako. Mabilis lang to. Promise. Yun na nga, kailangan ko ng magsaing kasi medyo kumukulo na siya. Nakulo na siya kaya kailangan na natin magsaing. Sisilip ko yung ano, saksakan kasi titignan ko kung nakasaksak. So, wait lang, saing na muna tayo. So, meron kami ng tirang kanin, hindi ko siya tinatapon kasi sayang. Maraming batong nagugutom. So, magsaing tayo ng konti lang at idadagdag na lang natin ito sa simbahan. So, kaming dalawa lang. Ang ginagawa ko, sasain lang kami ng isa o dalawang scoop. Pag may bisita, ginagawa ko, nagdadobleng sain kasi maliit lang yung sinain sa inyo namin. Pag madaming bisita, madaming sain si mami. So ayan, medyo nag-ano na siya. Nabawasan na yung tubig, so tadagdagan na natin siya para sa sabaw. Kasi nag-ano na siya. Yung kumbaga na ano niya na, nasipsip niya na yung tubig, lumambot na siya. Hindi pa muna gulay kasi para fresh pa din yung gulay. Hindi siya lutong-luto, hindi lamong. Lalagyan na natin siya ng sinigang sa sampalo. Para may asim kilig. Ayan. Then, i-ready na natin yung gulay para pagkulo, ilalagyan na natin. Haluin. Haluin para lasa manuot. At pwede din natin siyang tikman. Yan ang paborito niya, si mga tikiman na yung mga tikiman ng sabaw, kung lasa, abang na abang na yan. O, ayan na siya. Tikman mo nga, anak, lapit ka dito. Mainit eh. Ipahin lang. Ilalagay ko na ang gulay! Hindi madali. Kaya sa mga bagets, sa mga may jowa at magdodowa at magdodowa pa lang. Huwag muna kayong magpapabuntis. Mahirap ang itling magulang. Natanggas ko mayaman kayo. Pero mahirap pa rin. Mahirap magpalaki ng bata. Madaling gumawa ng bata. At yun nga, kwentuhan ko na din kayo since nag-aantay na ako. Siyas talaga, payating bata. Hindi siya nagmana sa akin na konting kain tataba. Kaya bothered ako kapag kumakain ako. Mana siya sa daddy niya na payat. So, ayun, payatot yung daddy niya. Payating. Baka mamaya ma-offend. Though, totoo naman, matangkad. Yun, hindi ko sure kung na-adapt niya sa akin. Kung ma-adapt niya yun. Kasi bata pa siya, possible na alam yun, pero pinapatulog ko siya ng hapon kasi nga, para tumangkad siya. So, ayun, mahilig siya sa baboy. Which is yung baboy na yan, chicharon, taba ng baboy. Basta lahat ng baboy, kinakain niya. Ultimo yung nasa plato niya ng iba, ititigan niya yan. At iintayin niyang alokin mo siya, iintayin niyang, minsan hindi niya siya makapag-antay, tatanungin niya pa kung gusto mo pa ng baboy. Kung gusto mo, kasi gusto niya. So, ayun, ewan ko ha, kasi marami akong nakikita sa comments na pinabayaan, napabayaan, pinapabayaan. Napakalayo po. Kasi kung sa totoosin lang po, kung alam nyo lang, lahat po ng income ko sa pagkain na pupunta, lalo na especially sa anak ko,
or pagkain. Si Yas kasi yung tipo ng bata na ano eh, na pitit. Pitit kong tawagin. Maliit. Maliiting katawan. Buti nga siya may abs, ako wala eh. Solid yun dyan eh. So ayun, marami kasing nagpa-comment na tao na yun nga, nakainin daw ng food na healthy. Huwag daw yung processed food. Hindi ko naman po siya madalas napapakain ng ganun. Kumakain siya, mostly sa umaga, kasi pag tumigising lang, bagong luto. So, itlog, bacon, hotdog, shawmai, kung ano-ano pa. Diba anak? Sabi ko, hindi naman din siya parang hindi healthy, pero hindi siya madalas. So, nung nasa bahay po siya ng papa ko, lahat po nang gusto niyang lutong ulam, sinusunod ng papa ko. Kahit hindi na kami nasusunod. Kasi, first apo, siya yung nasusunod. Laking lolo, kumbaga lolo's girl, gano'n. Gano'n siya. Kasi dati ako nga, di ba? Ako lang babae sa amin, princess, gano'n. Princess! Pero, dati, dumadati ka pa. Ngayon, so, princess pa din si mami. Princess mami, ikaw si Princess Faye. Lahat ng luto ni Papa, ay lahat ng luto niya na gusto niya, pinuluto ni Papa. Gano'n. Minsan ako, pag tatanungin niya ako, minsan na lang, tatanungin niya ako, anak, anong gusto mo? Anong trip pong ulam. Lagi ko sinasabi, ano, biswa. Anak, ano po yung mga, dito ka, anak, pakita ka sa kanya niya, nandiyan ka na rin naman. Natataya siya kasi ihipin niya na tanggal. Mapapalitan po yan, anak. Tatanungin kita, ano daw gusto mong favorite at pinaka gusto mong ulam? Steak. Steak, ano pa? Ano may yung, ano yung madalas niluluto sa'yo ni tatay? Steak. Ano pa, bukod doon? Ganyan, may sabaw. Hindi kasi siya matandain sa mga ulam. Pero madalas na niluluto sa kanya ni Papa. Kahit tanungin niya pa, kahit na pumunta pa kayo sa bahay namin. At yung mga kapitbahay, shoutout sa kapitbahay namin dyan! Yung mga kapitbahay namin, alam na alam yan. Ultimo yung mga ano, alam ng tao yan. Kaya yung mga may sinasabi na, bala kayo. So, ganyan na talaga yung katawan niya. Gusto ko yun, tumaba siya. Kaso lang ang hirap, kasi yun yung katawan niya. Lahat ng vitamins pinatake ko na sa kanya, tiki-tiki, propan, cherry fir, vitamin C, yun, yung mga yun. Kompleto siya sa vaccine, kompleto siya, mahilig pa sa chocolate, matamis, nangiginain pa ng madaling araw, para siyang daga. Pag madaling araw, kumukuluin siya niyan. Gusto niya kumakain siya. Kaso hirap lang ako, kasi syempre, pag madaling araw, pinapakain ng bata, nagiging hyper. So yun, minsan may time na papakainin ko lang siya ng tama lang, sakto lang. Kasi ang hirap pagpagulog. So ayan, luto na. Opo. Mag-ready na si Mami. Yeah. Dalungan mo si Mami mag-ready ng kakainin. Dasal muna tayo ulit. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ikaw naman magdadasal, anak ko. Nahihiya siya. Halika na. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So, tikpan mo yung sabaw na ginawa ni Mami. Ano masasabi mo sa itsura pa lang ng luto ni Mami? Masarap. Masarap agad? Ayan. Kaya na, anak. Kuha po ng tama, yung mauubos lang. O, diba, taba agad yung tinira niya? Sige! Pag ikaw, hinahiblad ka. Pero sige, anak, dahil gusto mo yan at bata ka pa naman, kainin mo lang kasi pag may edad na, hindi mo na. Parang si? Nanay. So, ayun nga, guys. Nakita niyo naman, hindi po siya more on processed food. Kumakain po siya ng tama. Hindi nyo lang nakikita. So, ayun nga, every morning, processed food na like bacon, ham, hotdog, shawmai, itlog. Mostly, ngayon, syempre, kakalipat lang namin. Hindi pa po kompleto yung mga napamili ko. Kung ano po yung nakita nyo sa ref namin. Kasi kailangan ko na on the spot na may mga kain dito. So, yun yung mga binili ko. So, ngayon, nag-stock na ako kahit paano nakita nyo naman sa vlog ko, sa video ko na pinakita ko kanina. Yan nga, may food na kahit pa paano. Unti-unti lang, guys. Mag-isa lang ako. Unti-unti lang. Kawawa naman ako. Kinakaya ko naman. So, yun nga. Kain na kami kasi medyo gutom na itong isa. Oh, sige, hala. And, abangan nyo po ang mga susunod na vlog namin ni Baby Yayas.
And don't forget to like and subscribe!